Wangka Sports, welcome to our YouTube channel, and this is Anton of Phil Sports Plus TV. Sa ating paparating na mukbangan, Gelas Pilipinas kontra Latvia ay magawa po tayo ng team comparison, no? At pipili po tayo sa 5K players ng bawat koponan, Wangka Sports. So actually, umpisan po natin dito sa sentro ng Latvia, no? Na si Andres Grazulis. As per sa kanyang statistic, mga sports mula sa FIBA World Cup 2023 last year, sa kanyang point average no, per game, siya ay kumukuha po siya ng 4.5 points. And then, meron po siyang 25 minutes sa kanyang laro. And then, sa ating kabayan naman ay kumukuha ito ng 6 points no, sa kanyang average for games during sa FIBA World Cup 2023 as per sa kanyang statistic, guys. And then siya po ay binigyan lang po siya ng 7 minutes sa kanyang laro, no? Kasi ang nag-coach pa doon ay si coach si Chats, no? Si Chats Reyes, no? And then dito, guys, no, i-compare po natin sa kanilang statistic, no, mula sa FIBA World Cup 2023. So sa rebound mula kay Grazulis ay kumukuha po siya ng 4.7. Sa atin ng mga kabayan na si Kai Soto ay kumukuha po siya ng rebound ng 4 points, no? And then dito naman tayo sa steal, no? Sa kanilang average po ay kay Grazulis ay kumukuha po ng 1.3. Samantalang sa ating kabayan na si Kai Soto ay kumukuha po na siya ng 0.6 no average per games. So dito naman tayo sa steal, no, si Grazulis ay kumukuha po ng 0.4, samantalang sa ating kabayan ay kumukuha po siya ng 0.2 sa kanilang steal. And then sa ito naman po sa blocks, no, si Grazulis ay kumukuha po siya ng 1.0, samantalang ating kakabayan na si Kai Soto ay kumukuha lamang siya ng 0.8 sa kanilang block for games. So nakuha po natin yan sa FIBA World Cup 2023, mga ka-sports. Well, dito mga ka-sports ay lamang talaga ang sentro ng Latvia dito kumpara po natin sa ating kabayan. Pero sa aking observation, ay malamang ganyan ang nakuwang performance ni Kai dahil sa kaunting minuto ng laro na ibinigay ni Chat Reyes, no? So dating coach ng Gelas Pilipinas. So madaling sabi, kulang talaga ang tiwala ni Chat Reyes para kay Kai, mga ka-sports. Sa kasalukuyan, ang dalawang sentro na ito ay naglalaro sa iba't ibang international liga, katulad ni Kai Soto, naglalaro sa Japan B-League sa bansa ng Japan. Samantalang si Andres Grazulis ay naglalaro sa La Virtus Bologna sa Italia, na kung saan ito ay nag-average ito ng 14.2 points per games. And then sa rebound ay kumukuha ito ng 4.7. Sa assist, meron po siyang 1.0. At sa block, meron po siyang 1.0. At meron po siyang 24.9 minutes per game sa kanyang laro. Dito naman tayo sa ating kababayan, mga ka-sports. So itong si Kai Soto ay sa kanyang stats sa Japan B-League ay ito, anyway, ito ay unofficial results, no, kasi hindi pa talaga na ano talaga na compute yung buong statistic niya. So actually dito, mga ka-sports, siya ay kumukuha po ng 13.5 average points per games, no? And then dito naman sa rebound, kumukuha po siya ng 5 rebounds. Sa steal po ay meron po siyang 0.8. At sa block ay meron po siyang 1.5. So actually, ka-sports, medyo dito ay malaki ang improvement ni Kai Soto sa kanyang laro sa Japan B-League. So anyway, mga ka-sports, ano sa tingin nyo? So kaya na ba ito talagang tapatan ni Kai Soto itong sentro ng Latvia? Na itong si Andres Grazulis, mga ka-sports.
Well, mga ka-sports, ate po nga tingnan po ang mga highlights ng mga mga sa mga sa kasiya ay sa ito. Maraming salamat mga ka-sports. Well, mga ka-sports, ate po nga tingnan po ang mga highlights ng dalawang big man na ito, no? Thank you.